ay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi sa kanyang kinaluluklukan dininig aming panambitan abang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananabi bayan ay nagpunyi sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayon nagpunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan na naman sa luma ay kapayapaan pinupuri ka at ipinagdarala samba ka dahil sa laki ng kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na linaglangin ang mga kapangyarihan. Panginoong Yesu Kristo, tunganak ng Diyos, kordero ng Ama, ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ito na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal Panginoon Yesu Kristo kasama na Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa na ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humakadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at nang papasok na siya ng pintuan ng lunsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman na naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babae na balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon
ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa loob po ng templo, napakaraming tao ang nakapila para maglagay ng abuloy sa donation box ng templo. Ang ating Panginoong Jesus, binabasa niya ang isip at kaloob ng bawat taong nagbibigay ng abuloy. Lahat ng taong nagbigay ng abuloy, hindi binigyan ng ating Panginoong Jesus ng halaga. Hindi niya ina-appreciate ang kanilang pagbibigay ng pera. Bakit? May mga tao, lalo na yung mga mayayaman, nagbibigay ng abuloy bilang pakitang tao. Ibig nilang ipakita sa mga taong nanonood na sila ay napaka-generous sa Diyos. At ibig nila na sila ay purihin ng mga tao. May mga tao, ang kanilang dahilan kung bakit nagbibigay po sila ng abuloy ay sapagkat napakarami nilang pera at yung ibinigay nila bilang abuloy, mga labis na. Hindi na nila kailangan yun. Sa lugar na itapon na lang sa iba't ibang gawain, iniligay na lang nila sa templo. Yan ang kanilang dahilan. May mga tao naman nagbibigay ng abuloy sa Diyos sa templo sapagkat ang kanilang pinakadakilan. Mayroon silang kahilingan sa Diyos. Mayroon silang petisyon. At para ipagkaloob ng Diyos ang kanilang kahilingan, nagbibigay sila ng abuloy sa templo at nilalakihan nila ang kanilang abuloy para yung kanilang kahilingan ipagkakaloob na sa kanila ng Diyos at ipagkaloob na kaagad. May mga tao naman nagbibigay ng abuloy sa templo. Ang kanilang pinakadakilan
natatakot sila sa Diyos. Baka kung hindi sila magbigay ng abuloy, at lalong-lalo na malaking abuloy, baka maggalit sa kanila ang Diyos at hindi na sila pagkakalooban ng ikabubuhay. May mga tao naman ang kanilang dahilan kung bakit nagbibigay sila ng abuloy sapagkat obligasyon nila sa Diyos yan. Gusto man nila o hindi, dapat silang magbigay ng abuloy. Obligasyon yan ng isang Hudyo. May mga tao naman na nagbibigay ng abuloy sapagkat nakagawian na nila yan mula nung sila ay maliliit. Nagbibigay na sila ng abuloy sa templo. At sapagkat nakagawian nila yan, dapat ipagpatuloy. Gusto man nila o hindi. Sapagkat yan ang kanilang mga dahilan, ang ating Panginoong Jesus nagkamot ng ulo. Hindi niya binigyan ng halaga ang kanilang pagbibigay ng abuloy sapagkat hindi maganda ang kanilang dahilan kung bakit sila nagbibigay ng abuloy sa Diyos. Kaya parang binaliwala ng ating Panginoong Jesus ang pagbibigay ng maraming Hudyo ng abuloy. Ngunit may isang babae dukhang-dukha balo na wala siyang pera, mayroon siyang maliit na halaga. Ang maliit na halagang yan, kailangan niya para sa kanyang sarili. Kung mawawala ang maliit na halaga ng perang hawak-hawak niya, maaaring buong araw hindi na siya makakain. Importante yung maliit na halaga ng pera na nasa kanyang sarili. Kailangan niya yan para sa kanyang ikabubuhay. Pero ibinigay pa rin ng dukhang babaeng yan ang kanyang maliit na halaga na abuloy. Inihulog pa rin niya sa donation box. Bakit inappreciate ng Diyos ang kanyang pagbibigay ng abuloy? Sapagkat ang pinakalayunin nitong babae at wala nang ibang layunin, mahal na mahal niya ang Diyos. Yan lamang ang kanyang dahilan. Kahit makihirapan siya sa buhay, ibig pa rin niyang ibigay yan sa donation box. Ang pinakadakilan, napakamahal ang Diyos. Sapagkat pagmamahal ang kanyang dakilan sa pagbibigay ng abuloy, binigyan ng ating Panginoong Jesus ang babaeng yan. Ang pagbibigay niya ng kanyang abuloy. Ano ngayon ang ibig
ipaalam sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Tayo, kung ibig natin ma-appreciate ng gusto ng Diyos ang ating pagbibigay ng abuloy, dapat ang pinakadakilan natin at wala ng ibang dakilan, mahal natin ang Diyos. Sabagat mahal na mahal natin ang Diyos, ang pinakamahalaga sa ating buhay, ipagkakaloob natin sa Kanya bilang pagmamahal sa Diyos. Kung ganyan ang ating pagbibigay ng abuloy, pagmamahal sa Diyos, matutuwa ng gusto ang Diyos sa atin. Bibigyan niya ng malaking halaga ang ating ginagawa. Pero hindi lang po yan ang gusto talaga ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin yan bilang pagmamahal sa Diyos. Nagbibigay man tayo ng abuloy, nagsisimba man tayo, naglilingkod tayo dito sa simbahan bilang Eucharistic Minister, Usher, Commentator, Reader, Tagatugtog, Umaawit, ano man ang ginagawa natin, dapat ang pinakalayunin natin sapagkat mahal na mahal natin ang Diyos. Kung yan lamang ang ating layunin, ano man ang ating ginagawa, bibigyan ng Diyos ng napakalaking halaga. Matutuwa siya sa atin ang gusto. Kaya ang tandaan po natin, ano man ang ating ginagawa, gawin natin bilang pagmamakal natin sa Diyos. Maroon tayong asawa, maroon tayong mga anak. Kung inalagaan natin yan, sapagkat ang ating pinakalayunin, mahal na mahal natin ang Diyos, matutuwa ang Diyos sa atin ang gusto. Bawat kilos natin, bibigyan ng napakalaking halaga ng Diyos. Yan ang ibig pong ipaala-ala sa atin. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, hangat ng Diyos tulad niya na tayo ay magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo ay mabibiyayaan ng puso na katulad ng sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, maghangad, mag-isip at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos, upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok ngayong panahon ng pandemya, makabangon nawa tayo sa paghihirap at pagdurusang hatid ng salot na COVID-19, sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagbibigayan, manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos, manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging handang dumamay, manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mapagpala naming Ama, dinggin mo po ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matuto nawa kaming magbahaginan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, nang sa gayon, madama naming tunay na ikaw ay nasa aming piling. Kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ang matamu lamang
ang pag-ibig mo, lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhati. Magsitayo po ang lahat. Manalangin sa'yo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang pag-aakin ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda na magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparin. Sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat.
siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at
dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararagal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi humahanap ng
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inilulugod namin na ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin na kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin ng palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lahat ng mga kaliluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang ng iyong kakayahan sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan.